بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجد أروبو سيني لحات at ngayon araw po ang ating paksana pag-usapan katulad po ng naipangako natin na ito po ay series na pag-aaral patungkol sa mga kwento at mga aral mula sa mga sahaba o kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre bago tayo pumasok sa mga kwento ng apat na khalifa, dahil sila ang pinaka nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam na mga sahaba o kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila yung uunahin natin, si Abu Bakr as-Siddiq, si Umar bin Khattab, si Uthman bin Affan, si Ali bin Abi Talib. At pagkatapos, isusunod natin yung kabilang sa sampu na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. At bago natin banggitin ang mga kwento ng mga sahaba na kung saan ito ay kinakailangan sa isa sa mananampalataya na malaman niya ang bagay na ito, ay dapat muna natin bigyan ng linaw kung bakit nga ba, una-una ay bakit nga ba kinakailangan na pag-aralan ng isang mananampalataya ang buhay ng mga sahaba. Ganon din na sino ba ang mga sahaba? Na itatanong natin, naririnig natin palagi kung ang mga sahaba. Sino ba ang mga sahaba? Ganon din na ano ang mga kainaman ng mga sahaba at anong paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa patungkol sa mga sahaba. Unang-una, sino ang mga sahaba? Ayon sa ating mga ulama, ang mga sahaba ay sila po ang nakita nila, inabutan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila inaniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila inabutan ng kamatayan na sila ay mananampalataya. Tinanggap nila ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay namatay sa sitwasyon na ito na sila ay mananampalataya. So sila po ang tinatawag ng mga sahaba. Ang sahaba ay kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ay bakit nga ba kinakailangan sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, na makilala niya ang mga kasamahan o sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano nga ba ang mga sakripisyo, ano nga ba ang mga kabutihan, kainaman ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, una-una ang paniniwala na dapat paniwalaan ng bawat Muslim sa mga sahaba ay sila ay mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang propeta, para sa kanyang relihiyon. At sila ay makatarungan. Lahat ng sahaba ay sila ay makatarungan. Ngunit sila ay siyempre nagkakaroon ng pagkakamali dahil sila ay mga tao din. Sila ay mga may pagkakamali. Ngunit sila ay makatarungan dahil hindi sila nagsisinungaling kapag ang usapin ay tungkol sa relihiyon. Ibig sabihin, lahat ng mga mensahe na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanila itong tinatawag na ipinabot ng tama. Wala po silang tinatawag na itinago o kaya ay pagkakamali o pagsisinungaling sa mga bagay na yon. So ito po ay kabilang sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kabilang sa mga dahilan kung bakit kinakailangan sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, na malaman niya ang kwento ng mga sahaba, dahil una-una ay sila po ang pinagkatiwalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ang unang naniwala kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ang nagsakripisyo. At sila ang naging dahilan kaya dumating sa atin ang relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam ay dumating sa atin sa pamagitan ng mga sahaba o kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran na binabasa natin, lalo na sa buwan ng Ramadan, binabasa natin ang Quran. Ang Quran na ito ay dumating sa atin sa pamamagitan ng mga sahaba. Sila ang nagbigay sa atin ng riwaya sa laysay kaya dumating sa atin ang Quran. Ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita natin sa anong pamamagitan? Sa pamamagitan ng sunnah. Pamagitan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa atin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pangkalahatan, ang relihiyong Islam ay dumating sa atin sa pamagitan o dahilan ng sakripisyo ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila po ay narapat na makilala natin kung sino ba
itong mga tao na pinagkatiwalaan ni Allah, pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang propeta, para sa relihiyong ito, at pinili at pinagkatiwalaan ni Allah. Ganun din ang kanyang propeta na pinili niya at pinagkatiwalaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa kainaman nila ay sila ay unang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ang may pinakamaraming sakripisyo na ginawa sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakaunti lamang ang mga Muslim tulad ni Bilal ibn Rabah na siya ay pinaparusahan. Siya ay pinapahirapan, hindi pinapainom, nilalatigo, ngunit ang kanyang sinasabi lamang ay ahadun ahad. So siya, sila na mga sahaba ang nagsakripisyo sa relihiyong ito, Allahu Akbar. Sila ang pinakaunang naniwala at nagsakripisyo. Katulad din ng tinatawag na si Sa'd bin Abi Waqqas, na kung saan kabilang sa naikwento na ang kanyang magulang ay nung nagmuslim itong si Sa'd, ay sinabi niya na kapag hindi ka nagmuslim ay hindi ako kakain, o hindi mo iniwan ang Islam, hindi ako kakain, hindi ako iinom, papahirap ako ang sarili. Ngunit pinuntahan ni Sa'd ang kanyang nanay at kanyang kinausap, sabi niya sa kanyang nanay, "O mahal kong ina, ikaw ay kamahal-mahal ko, pero ganun pa man, kahit na kapag ikaw ay binawian ng buhay, ay mayroon pang panibagong buhay na dumating sa iyo, at panibagong buhay na dumating sa iyo ay hinding-hindi ko ipagpapalit ang relihiyong Islam." Yun ang kanilang pagmamahal sa relihiyong Islam. Ganun din na si Mus'ab bin Umair, isa sa mga kabataan sa Makkah, na isa sa pinaka kabilang sa mga kabataan na mayayaman ang kanilang pamilya. Ngunit nung siya ay nagmuslim, ay pinagbawalan siya ng kanyang magulang na bigyan ng gastusin dahil dito ay siya ay naghijra. Siya ay kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nagsakripisyo. Iniwan niya ang marangyang pamumuhay, ang kayamanan, ang lahat ng meron ang kanyang magulang na kayamanan, iniwan niya ito para lang sa relihiyong Islam. Tinulungan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanilang kayamanan, katulad ni Abu Bakr as-Siddiq. Si Abu Bakr as-Siddiq ay lahat ng kanyang kayamanan ay binigay niya sa relihiyong Islam. Tinulong niya. Siya ang bumili ng karamihan ng mga tinatawag na mga ulila, katulad ni Bilal ibn Rabah sa unang mga nagmuslim. Sila ay mga alipin at binili sila ni Bilal, binili sila ni Abu Bakr as-Siddiq at sila ay tinatawag na pinalaya. So dahil dito makikita natin yung kanilang sakripisyo. Dumating ang isang pagkakataon na kung saan dumating si Abu Bakr as-Siddiq kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwento ni Umar na kung saan binigay ni Abu Bakr as-Siddiq ang kanyang lahat ng kanyang kayamanan at iba pang mga sahaba. Ang iba sa mga sahaba ay naiwan nila ang kanilang kayamanan sa Makkah. Naiwan nila ang kanilang mga ari-arian doon. Hindi sila pinapayagan, pinapahintulutan ng mga hindi mananampalatayang Quraysh na umalis sa Makkah na kasama nilang kayamanan. Kaya iniwan nila dahil lamang sa relihiyon na ito, dahil lamang sa relihiyong Islam, dahil lamang sa pagsuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din na sila ay naghijra. Sila ay naghijra, lumikas mula Makkah hanggang papunta ng Madina. Iniwan nila ang lugar na kung saan sila ay pinanganak, iniwan nila ang kanilang kayamanan, ang kanilang pamilya na pumipigil sa kanila para maisabuhay nila ang pananampalatayang Islam. Sila ay nagsakripisyo na lumikas sila sa Madina para lamang sa relihiyong Islam. Ganun din ang mga Ansar, tinulungan nila, sumuporta sila. Ang mga Ansar ay sila yung mga sahaba na taga Madina. Ang mga Muhajirin ay sila yung mga taga Makkah na sila ay lumikas. Kaya tinawag sila na Muhajirin. At nung sila ay nagmuhajir, lumikas sa Madina, ay sinuportahan sila ng mga Ansar. Sila ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga taga Madina na sinuportahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang mga Muhajirin. Kaya ang iba sa kanila ay kanyang hinati ang kanyang kayamanan. At yung kanilang ibang mga ari-arian at gusto nilang ibigay sa mga kapatid nila na mga sahaba na mga Muhajirin. Pero ganun pa man ay kabilang sa mga kwento na kung saan iba sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sinabi lamang na ituro mo sa akin ang inyong tinatawag na palengke o yung tinatawag na kalakalan para ako ay makapagsagawa ng tinatawag na hanap buhay. So dito makikita natin yung suporta nila, yung kanilang sakripisyo para lang sa relihiyong Islam. Kabilang din sa dahilan na kung saan makikita natin na kainaman ng mga sahaba
ay kanilang pakikipaglaban sa landas ni Allah bilang suporta nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang suporta nila sa relihiyong Islam. Kanilang isinakripisyo ang kanilang kayamanan, kanilang pamilya, hang kanilang buhay, pakikipaglaban, pakikipagdigma sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang labanan sa Badr, ang labanan sa Uhud, ang labanan sa iba pang mga sa Hunain at iba pang mga labanan na kung saan ito ay halos karamihan ay sila ay tinatawag na inaatake ng mga hindi mananampalataya, kaya sila ay tinatawag na sumusuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na buhay ang kanilang kapalit. At isa po sa mga kwento na kung saan makikita natin ang pagmamahal, ang pagmamahal ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa relihiyong Islam, ay ang nangyari yang ang labanan sa Uhud, na mayroong isang hukay na hinukay ng isang Hudyo na kung saan sinadya niya na para dito ay mahulog ang mga Muslim, lalo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nahulog nga dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at halos nagdugo ang kanyang tinatawag na ang kanyang ulo, dahil tumama ang kanyang yung kanyang nakatakip na panangga sa kanyang ulo doon sa hukay na ito. At dumating ang mga hindi mananampalatayang Quraysh at gusto nila na tinatawag na umatake at saktan at patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at humarang ang mga sahaba. Sinakripisyo nila ang kanilang buhay para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagsakripisyo. Halos ilang sahaba ang namatay sa mga panahon na yun, na bilang protekta nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hanggang sa naibalita na namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon na ito. Kaya makikita natin kung gaano ang sakripisyo na ginawa ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang unang naniwala, sila ang tumulong sa pagpundasyon ng relihiyong Islam. Sila ay nagsakripisyo kahit na anong mga naririnig na nila, yung mga sakripisyo na kanilang ginawa, na iniwan nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kayamanan, ang marangiyang pamumuhay para lang suportahan ang relihiyong Islam. Sila ay nakidigma kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay lumikas, iniwan nila ang lugar na kung saan sila doon lumaki, at ganun din na pati ang kanilang kayamanan, ang kanilang buhay ay sinakripisyo nila para kay Allah subhanahu wa ta'ala, suporta nila sa relihiyong Islam. Kaya kahit na walang ibinaba ng mga talata, ganun pa man ay marami po ng mga talata na ibinaba para sa kanila. Ganun pa man ay dito sa tinatawag na mga makikita natin na dahilan, ay sapat na po ito na mahalin natin at tinatawag na makilala natin ang mga tao na sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga tao na sila ang naging dahilan na pagdating sa atin ng relihiyong Islam, na ito ang dakilang relihiyon. Kabilang sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kainaman ng mga sahaba, ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ito ay sa hadith ni Imam Bukhari at Imam Muslim, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay sumaksi na ang pinakamainam na henerasyon ay ang aking henerasyon kasama ng mga sahaba. Pagkatapos ay ang mga tabi'in, pagkatapos ay mga tabi'in. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nagbigay ng guarantee at nagbigay ng tinatawag na ng pangako sa atin, na ang pinakamainam ng mga nasyon ay unang-una ay yung tinatawag na karni. Sila na mga sahaba kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos ay ang mga sumunod sa kanila na pangalawa at pangatlo na henerasyon. Kabilang din sa nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanilang kainaman kabutihan, ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Huwag kayong magmura, huwag kayong magsalita ng masama sa aking mga kasamahan, sa mga sahaba. Falaw anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaban. Dahil kung ang isa sa inyo ay siya ay magbigay ng kayamanan, gumastos ng kayamanan na kasing laki ng bundok ng Uhud. Siya nakapunta sa Madina ay nakita niya ang napakalaking bundok na ito, na bundok ng Uhud.
at sinabi dito, kung kayo ay magsakripisyo, magbigay ng maggumastos ng ganitong kalaki na tinatawag na na bundok na ginto, kahit ginto ito na ibigay mo na sakripisyo mo, ay hindi mo mapapantay. Ha? Mabalagamud ahadikum wala nasifo. Ibig sabihin, kahit yung binigay nila na tulong na kasing ganito lang, ha? Mud, ha? Isang kamay lang, na tulong na binigay nila sa Islam ay hindi mo mapapantayan kahit na ibigay natin na sadaka o tulong natin ay katulad ng bundok ng Uhud na ito ay ginto. Dahil yung sakripisyo nila sa panahon na yun, na kung saan alam nila na buhay ang kanilang tinatawag na ang kanilang ang kapalit, ang kanilang sakripisyo sa mga panahon na yun, saka sa mga Quraysh na hindi mananampalataya sa kanilang pagpapahirap at iba pang kanilang mga ginagawa sa mga mananampalataya. So dahil dito yung sakripisyo nila ay hindi mapapantayan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit magsakripisyo nila, hindi natin mapapantayan yung mga sahaba. Kaya ang mga tao na nagsasabi, tulad ng ibang mga Shia, mga Rafida, at iba pang mga Khawarij, na kung saan sila ay nagsasabi ng masama sa mga sahaba, subhanallah, subhanallah, sila ay mga tao na naligaw. Bakit? Dahil sila ng mga sahaba ay pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinuri din sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano na sila napinili ni Allah na kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinili niya na magdadala ng mensahe na relihiyong Islam. Katulad ng sinabi ni Allah sa banal na Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سُورَةُ التَّوْبَةِ 100. Na pinuri ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga sabiquna al-awwalun, sila yung mga muhajirin at saka mga ansar, mga galing na Makkah ng humijra, lumikas sa Madina, at yung mga taga Madina na sinuportahan nila ang mga muhajirin, sila ay pinuri ni Allah sa banal na Quran, hindi ang mga tao ang pumuri sa kanila, si Allah na Panginoon natin ang pumuri sa kanila, na sinabi niya, at na si, ganun din yung mga sumunod sa kanila, radiyallahu anhum, waradu an, radiyallahu an. Ibig sabihin ay nalugod. Ha? Nalugod sa kanila si Allah. Minahal sila ni Allah. Kinalugdan sila ni Allah. At ganun din na nalugod sila kay Allah. Si Allah ay kinalugdan nila. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalugod sa kanila. Minahal sila ni Allah. Subhanallah. Ang Quran na nagsabi si Allah. At inihanda sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, mga paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ano ang masasabi ng mga tao na kung saan sila ay nagsasabi na masama sa mga sahaba, na sila mismo ay nababasa nila sa Quran hanggang sa araw na paghukom na pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga muhajirin, ang mga ansar, dahil sa kanilang pagmamahal, sakripisyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa kanilang tinatawag na pagpaparating, pakikipagdigma at pagpaparating ng mensaheng relihiyong Islam, ay dahil dito ay kinalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin sa ibang talata sa Suratul Fatah, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Katotohanan na kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya, na sila yung mga sahaba, na sila ay nagmubaya, sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon na ito, na ito yung unang pundasyon ng Islam. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, nararapat po sa isang mananampalataya, sa bawat Muslim, na makilala niya, malaman niya ang karapatan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kabilang dito na mahalin natin sila dahil sila ay minahal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang pinili ni Allah. Pinili ni Allah na kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdala ng mensaheng ito, at sila po ang dahilan kaya tayo ngayon ay nasa pinakamalaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay nakilala natin ang relihiyong Islam, umabot sa atin ang relihiyong Islam dahil sa mga sahaba. Ang mga sahaba na kung saan iniwan nila ang kanilang lugar, ang Makkah, ang Madina, karamihan sa kanila ay iniwan nila ito. Sila ay pumunta sa ibang mga lugar para maiparating ang relihiyong Islam sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya makikita natin
ng relihiyong Islam sa panahon natin ngayon ay siya ang pinakamarami na relihiyon na pumapasok yung mga tao. Bakit? Dahil nakilala ng mga tao ang kagandahan ng relihiyong Islam. At ang relihiyong Islam ay kabilang sa dahilan ng pagdami, pagdating ng relihiyong Islam sa iba't ibang mga lugar ay ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya narapat po sa isang mananampalataya na malaman niya kung sino ang mga sahaba at ganun din kung bakit kinakailangan natin sila makilala at ano ang kanilang kabutihan. At ang paniniwala po ng Ahlussunnah wal Jamaah, tulad na nabanggit natin, na sila po ay mga kasamahan ni Propeta, na sila ay makatarungan dahil pinarating nila ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ganun pa man, sila din ay nabanggit ng mga ulama na sila ay nagkakaroon din ng pagkakamali. Pero sa kanilang mensahe mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila po ay naging makatarungan sila. Kaya narapat po sa atin na sila po ay binabanggit natin radiyallahu anhum. Sila ay kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag narinig natin ang kanilang mga pangalan, dahil sila po ay tinatawag ng mga tao na binanggit ni Allah, na kinalugdan ni Allah sa banal na Quran, na binanggit niya radiyallahu anhum, na kung saan dahil po ito sa kanilang sakripisyo, pagmamahal sa relihiyong Islam, pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa mga oras na ito, at inshallah ay subaybayan niyo po ang ating ibang mga series na pag-aaral, at inshallah po ang ating pag-usapan bukas ay una-una na sahaba, na pinakamainam na sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Abu Bakr As-Siddiq. Ano ang kanyang pangalan? Ano ang kanyang buhay sa kanyang pagpasok sa Islam? Yung kanyang sakripisyo at kabutihan na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, at nawa ay tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aayuno, at ganun din natulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapagsagawa ng maraming kabutihan sa buwan na ito. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng bumati ng assalamu alaikum, wa alaikumussalam, wa rahmatullahi wa barakatuh.